upang mas mapabuti at mapaigting ang pagsiservisyo ng Bureau of Immigration o BI, target ng ahensya na makapag-deploy ng higit sa 20 body-worn cameras sa mga personnel nito bago matapos ang taon. To prevent, detect, and apprehend yung mga nag-a-attempt mag-traffic sa airport. Dagdag pa ni BI Commissioner Norman Tansingco na ang mga kamera na ito ay hindi pwedeng patayin upang masigurong maayos at epektibo itong nagagamit. Sa kabilang banda, bagamat hindi nawawala at marami pa rin ang mga nag-a-attempt sa human trafficking, tiniyak ni Tansingco na patuloy na nakikipagtulungan ng ahensya sa Department of Justice o DOJ ukol dito. Kung malaman natin na dimandami yung nangyayari, humingi tayo ng tulong sa DOJ na ipadismiss na yung kaso para ma-deport na natin. Kaugnay nito, sinabi rin ni Tansingco na hindi lang lahat sa ahensya ang imbestigasyon at pagsisiyasat sa mga insidente, bagkus itineturn over nila ang kaso ng mga traffickers sa fiskal, pulis at iba pang mga kaagapay na ahensya ng BI. Re-review lahat yan ng mga kaso kung may merit o wala. Otherwise, ang fiskal na mismo ang nagpapadismiss. Dagdag pa rito, araw-araw ay may mga operasyon na nagaganap sa mga pugante at hindi mag-aatubili ang ahensya na magsampa ng administrative order kung mayroong paglabag na naganap. Sa katunayan, sinabi ni Tansingco na isa ang bansang Pilipinas sa pinakapinupuntahang bansa ng mga pugante upang pagtaguan kung saan mga Koreano ang may pinakamaraming nationality ang naitala na sinigundahan ng mga Chino at mga Amerikano. Dahil dito, kamakailan ay pumayag ang 3 mga embahada sa di pinangalan ng mga bansa na makikipagtulungan sa BI sa pagkakaroon ng data sharing patungkol sa mga listahan ng mga pugante sa kanilang bansa. Ito ay upang maging handa ang ahensya, partikular na ang mga empleyado sa mga paliparan nang sa gayon ay madaling maharang ang mga magtatangkang pumasok sa bansa. Sa kabilang dako, tinalakay din ni Dana Sandoval, spokesperson ng BI, ang kamakailang insidente patungkol sa love scam. Sa pagtatapos, siniguro ng BI na patuloy ang pagpuksa at paglaban sa human trafficking sa bansa at patuloy na isinusulong ang mga hakbangin na magpapabuti sa serbisyo ng kanilang ahensya. Ang target is 50% ng operations natin sa mga paliparan will be replaced by the electronic case already. So in phases yan, by next year, I think 25% then 15 or 10, kung yung nagkakamali. Basta in 3 phases yan, up until 50% of our operations are replaced already by the gates. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.